Ayan mga kabayan, dumating na yung materials natin na clear glass. 1/4 clear to yung salamin natin. Dito tayo mag fabricate. Ito yung mga frame na aluminum. Kompleto na. Tapos yung mga accessories, ito yung flash lock. Kapalitan natin yung dating flash lock. Itong binili na aluminum frame, yan yung kulang lang ng ano, kasi yung iba nagamit pa natin. Ngayon magpuputol tayo, manumano lang tayo ngayon kasi alam nyo, mula nung dumating ako dito, brown out pa rin hanggang ngayon. Kaya nasanay naman tayo ng kuryente ngayon, magmamano-mano tayo. Dapat ano to, cut off to eh, di kuryente dapat, kaso brown out, kaya mano-mano lang muna. Pasensya na lang, matagal to, wala pa rin kuryente kasi. Ayan, naputol natin yung ito, yung bottom rail saka top rail. Yung top rail yung doon sa maliit, yung sa taas may babaw. Ngayon mag-assemble na tayo. Ito bali apat na piraso yan, isang dalawang maliit tapos yung dalawa sa mahaba. Unahin natin yung ito, yung is the roller, ipapasok natin doon sa loob ng bottom rail. Bottom rail to yung malapad na maiksi. I-screw lang yan sa bali, maipit yan ng mahaba na frame, yung lock style. Magkaiba rin yung frame yan sa kabilang side. Ito yung i-screwin natin, yung ano yan, lock style yan, lock style. Yan yung nakalapat sa jamb. Yung sa kabila naman, kasi nag-overlap yan, yung dalawang pinto. Ang tawag naman doon yung sa kabila, yung interlocker. Ito, lock style to. Iko-connect natin dito sa bottom rail. Ngayon, ito naman, top rail naman tayo. Iko-connect natin dito sa interlocker. Yan, diretso lang yan, screw. Kasi yung siya nga pala, yung top rail saka bottom rail, mayroon yung channel na pag-i-screwhan natin. Ito yan, nakita nyo yung parang channel siya na kahit saan ka pumutol, mayroon na siyang pwede na sa dulo mag-screw. Kahit saan banda ka magputol, mayroon na yan dadaanan ng screw. Kaya baka nagtataka kayo na diretso lang tayo screw kaagad, wala man lang bracket. Yan, wala nang bracket yan kasi diretso na yan screw. Kailangan lang yung screw mo match doon sa pag-i-screwhan ng ano, yung butas niya, yung parang channel siya. Yung number ng screw yan ay number 8. Number 8 yan. Iba yung sa mga sliding sa window kasi number 6 lang yun, maliliit yung framing nyan. Ito yung sa sliding door, number 8 yan. Magdepende na sa haba yan, yung haba nito yung 2 inches kasi lapat yan sa ano, kalabas yung screw nyan, yung interlocker. Dito sa lock style nakapasok yung ano, yung screw, kaya pwede unay medya lang, pwede uno nga. Pero ang number niya, yung diameter, number 8 talaga. Kailangan number 8. Kasi kung maliit, hindi hihigpit yung thread niya. Yan, bago natin i-asimbulin lahat, kailangan ipasok muna natin yung salamin. Kaya kukunin ko muna yung salamin. Hindi pwede yung apat na sides ay kumpletuhin natin. Tigda dalawang corner lang at bawat isang set.
Ito yung salamin, 1/4 clear yan. Yung thickness niya ay 1/4 inches, 1/4 inch, hindi pala plural, 1/4 inch. Yan, bago rin natin ilagay yung frame niya, kailangan din natin yung glazing, yung ano niya, yung channel glazing. Ito yon, yung rubber, tawag dyan ay channel glazing. Yan, ilalagay natin yan paikot sa ano niya, edge ng glass. Naka ano lang yan siya, nakaipit kasi parang ano lang siya, parang naka-clip lang, glazing channel, baliktad channel glazing. Yan, bali ikiklip lang yan sa paikot, madali lang yung pagkabit yan, kahit bata pwede magkabit yan. Walang kahirap-hirap yung channel glazing. Mahirap pagpasok ng frame kasi minsan pag mabilin mo yung mga bago na framing ngayon, yung maliit yung channel niya, ay mahirapan tayo magpasok. Pero yung iba naman standard talaga. May mga substandard na mga aluminum. Buti ito, ano lang, standard lang. Kaya, eksakto lang yung 1/4 na clear. Yan. Kailangan lang pukpukin ng kahoy lang. Kahoy, huwag martilyo. Yan, kahit lakasan mo pagpukpuk yan kasi kahoy lang naman ang pangpukpuk mo. Tapos ganun din dito sa kabila. Saka pa lang natin bubuuhin yung apat na sides. Tigda dalawang side lang muna ng in-screw kanina. Tapos ito, tigda dalawang side din pag clip. Ikiklip kasi yan yung kaikot. Pasok na pasok yan. Bali 1/4 lang naman yung kakainin yan, yung papasok sa ano, gilid ng salamin. Kailangan lang pukpukin ng maigi para makapasok talaga. Hindi yan mababasag kasi may channel glazing naman yung rubber. Pag napasok yan, hindi na siya gagalaw kasi masikip yan. Pero kailangan pa rin natin i-screw yan. Yan, nakaklip talaga yan. Hindi na gumagalaw yan. Pero kung 316 lang yung salamin mo, ay gagalaw yan. Yan, 1/4 yan, exacto 1/4. Kaya masikip yan. Ngayon, i-screw na natin to, yung bottom rail. Nandun na yun sa loob yung roller. Kailangan nandun na kasi hindi ka na makapasok yan kung nandun na yung salamin. Kailangan nandun na lahat ng ano, gulong yung roller. Yan, kung may kuryente lang, barina lang yan, madali lang i-screw. Kasi may screw bit naman, ilalagay lang sa barina. Diretso lang pag pindot mo, pasok kagad yung screw. Ngayon, manumano lang. Manumano lang yung screwdriver. Yan, buo na. Pwede na natin ilagay doon sa ano niya, pintuan.
Yan, kailangan din i-adjust natin yung ano niya, yung roller. Pag hinigpitan mo yan, aangat siya. Kasi sumasayad yung ano, yung bottom rail doon sa dorsal. Dorsal ang tawag diyan, yung may ano, yung dinadaanan ng gulong, dinadaanan ng roller. Yan, pag hindi pa nakaangat yung roller, sumasayad yung bottom rail. Yan, magaan na. Yan lang mga kabayan. Yung mga hindi pa nagsusubscribe sa akin, paki-subscribe na lang po. Maraming salamat sa panonood nyo. Sana nagustuhan nyo yung video ito. At paki-like na rin kung nagustuhan nyo. Sana hindi kayo magsawa sa mga darating pang mga video. Hanggang dito lang muna. Inuulit ko, maraming salamat sa inyo sa walang sawang pagsusubaybay.